guys. Morning, good afternoon, good evening, no? May bago naman tayong vlog, no? Saan tayong mag-vlog natin, guys? 1 centavo, Philippine coin to, no? US Philippine coin, no? Bakit natin to, guys, pinlog, no? Kasi may ano to, guys, may value to, lalo na yung ganito nakasurvive na maganda, eh, konti lang, no? Konti lang. Pag nakasurvive ka na maganda nito, eh, mataas ang value nito, no? Mataas ang value. Kaya ito yung binlog natin, no? Kaya tingnan nyo, halos lahat ng karamihan nakaka-recover nito, eh. Talaga, hindi maganda kondisyon. Saka talagang binabawi ito ng, ng hapon, kinuha ng hapon talaga. At tulad na sinabi ko sa mga vlog ko, eh, ginawang shell ng bala, no? Ammunition shell, no? Tapos yung nickel naman, ginawang mga armas, no? Yung mga artillery, yung kanyon. Yung mga ganito talagang halos karamihan, tinago. Siyempre, kayamanan ito yung araw. Pera ito, no? Salamin ng buhay nila ito, no? Para makabili sila ng mga gusto nila. Pera, di ba? Kaya 1942-1945, guys, no? Ang umiikot sa atin yun, no? Pera ng Hapon, Japanese money, no? Tawag doon, Mickey Mouse money, no? Kaya meron pa rin ngayon mga Japanese money, no? Nandun sa mga kolektor, no? Pero sa ganito, mas maganda kasi mga kolektor ng ano, no? Na coin, kasi mas matibay, eh. Tulad ng papel, kailangan. Huwag mo hawakan, ilagay mo sa maganda lalagyanan, eh. Hindi masyado kasi mas vulnerable, madaling masira, no? Compare mo. Ito naman, pwede naman maingatan to, no? Kailangan mo maingatan, lalo kung mataas ang value, no? No? Yung mga medium mo, mataas sa paningin nyo, kung wala kang pera, para sa'yo, mataas na. Diba? Ingatan mo. Pero yung ganito naman, eh, bakit hindi ko ginagawa ang test, no? Eh, medyo luma na talaga, no? Saka walang error, no? Pero may value pa ba? May value pa rin to. Kasi sabi mo kahit ang ganito condition nito, eh, kung kulang ka ng collection ng ganito. Kasi kulang, wala kang makita ng mga video, eh, no? Ah, wala kang mabili ng ganito klase, 1929, no? O, may value. Ngayon, guys, no? Pupunta tayo sa ano, composition niya, no? Para ayaw natin mahaba, no? Ano, eh, yung video natin, no? Ano to, guys? US Philippine coin to, no? A standard circulation, ano ibig sabihin? Umikot to, no? Umikot. Years, 1903 to 1936, yun yung taon na ginagawa siya, no? Value, 1 centavo, no? Currency, peso, no? Peso. Composition, 9, bronze to, no? Pero 95% copper, 5% zinc and tin, no? Weight, 5.3 gram. Diameter, 24.8 millimeter, no? Tama lang naman yun, no? Thickness, 1.45 millimeter. No? Manipis, shape, round, no? Ita naman natin, round. Demonetize, yes, no? Yung mintage, ano ibig sabihin ng mintage? Yung dami ng ginawa, no? 1929, ilan? 1929, 5 million. Oh, 5 million. Marami ba yun? Yung panahon noon, nasa gitna lang yan. Pero para sa akin, konti lang yan. Kasi 1929, eh. Karamihan kasi mga gantong ginagawa nung araw. Nasa ano, eh? Nasa 17 million, 20 million. Pero yung 5 million, halos nasa mababa yun, mababa. Hindi naman sobrang baba. Kasi merong ginagawa nito, mababa na 2 million, 3 million lang. Pero ito, sa, halos mababa na rin yung opinion ko, mababa na rin. No? Mababa na rin. Bakit natin, guys, umilag to? Kasi nga talagang mahirap makasurvive yung gantong coin. No? Pero mayroon pa nagbibenta ng maganda kondisyon. Maganda kondisyon. 1929, kasi talagang naingatan yun. No? Pero sa 5 million, mahirapan ka. Eh, ito nga ngayon, tinitingnan ko sa eBay, guys. No? Wala akong nakita. Wala akong nakita. Wala akong nakita. Bakit? Kasi nga, 5 million lang. Tapos ang hirap pang hanapin, no? Ito, guys, ang nakita lang sa eBay. Wala, guys, eh. Wala akong nakita. Wala akong nakita. Ngayon, sasabihin ko ba? Dapat hindi ko nasabihin kasi wala akong nakita, eh, no? Kasi nakita ko lang 1904, 1904, 2, 1903, 1903, no? Yun yung mga nandito. Kaya nga, eh, hindi ko siya ma-presyuhan, no? Hindi ko siya ma-presyuhan. Ayun, guys. Kaya hindi ko masasabi na ma-presyuhan ko ba? Eh, wala akong makita. 1903 saka 1904 dun. No? Halos bira kasi ito yung makasurvive. Lalo, konti lang ginawa. No? Ngayon, guys, hindi ko ma-presyuhan. Bakit? Kasi wala akong makita nga, eh. Ano ipapakita ko kung, di ba, anong
ipapakita ko. Pwede ko maipakita 1904, 1903, no? Pwede ko maipakita. Pakita ko na lang, no? Useless ba kung ipapakita natin to? Siguro useless din eh, kasi hindi naman to yung ano niya eh. Diba? Hindi naman to yung 1929 eh. Ayun guys, no? 1903 lang, saka 1904 lang nandito eh. Kaya, hindi natin to. Pero, opinion tayo para lang may idea kung meron kayo, no? Yung gantong condition para sa akin, no? Benta ko sa ito ng ano, 150 to 300. Yung ganto. Kasi yung nakikilala mo pa siya eh. Tapos wala ka naman nakikita ang ganto. Tapos may album ka o didikit mo. Kompleto na kasi 1929 eh. Talaga 1929. Hindi nga lang maganda condition. Ma? Hindi lang nga maganda condition yan. Pero, di ba? Iyan ang kulang mo eh. Kahit pangit, bilhin mo na. Lalo 150 kung may sobra ka naman pera. Yun. Kung maganda na yan naman ito, nakakalawit, may gasgas lang ng konti, maganda pa kondisyon. Ano ba yung maganda? Ha? Kita lahat ng letter, visible, o kahit may gasgas, yun, benta mo mga ano, 2,000 to 3,000. Depende rin kasi yan. Lalo na kung sobrang ganda o may error naman. Diba? Hindi mo kasi masasabing may error lang kapag hindi mo pinumpara din sa iba. Ha? Kailangan, paano ka nga magkukumpara? Kung wala kang makita, di ba? Hindi. Pag wala kang makita talaga, ikaw nagbibenta. Kasan mo? Pwede mo sabihin 5,000, 10,000. Pag sobrang ganda, gawin mo 20,000. Ngayon, yung sabihin lang. Mahal. Observahan mo lang sa marketing. 20,000, pababa ng pababa. Kasi nga, no, pababa siya ng pababa. Kasi nga, walang bumibili. Ganun naman marketing. Kailangan kalaban, tasan mo. Tapos, 1 week o 1 month, babaan mo. Pababa na, pababa na, pababa. Diba? Hanggang sa kahinga ka muna dahil wala nang bumibili. Tago mo muna. Magkamay stress, no? Magkamay stress. Diba? Huwag mo tututok lang sa coin. Mag-side lang ka para magkapera ka. Mag-ibang discarte ka ng magkakita. No? Pero kung may bumili, salamat. Ganun lang naman eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako nagkasalabi na bumibili ako, bumibili. Kasi dami yung koleksyon. No? Dami yung koleksyon. Paano ko bibili? Kaya sabi ko guys, no, tulungan nyo lang tayo ma-monetize, no? Kasi pag na-monetize tayo, eh YouTube, malaking kumpanya yun. Nagpapasa, hindi, buwan-buwan magkaparapol tayo, diba? Kasi bakit naman kasi nasabi nyo, tutulong tayo? Hindi naman tayo sasound sa YouTube, kundi sa mga viewers at loyal subscriber natin, o loyal viewers natin, diba? Kaya ako sabi ko, subukan nyo ako magkaparapol ako. Tulad nito, pinupunto natin yung totoo eh. Pwede naman ako mandaya, sabihin ko bibili, pero hindi naman ako bibili. Eh, hindi ko ginagawa yun. Gabi-gabi kasi guys, nagdadasal ako. Hindi kaya ng dibdib ko, magdadasal ako, pero ang daming nagme-message sa akin na humihingi ng, bili mo naman ito. Eh, totoo naman yun. Ganun ako magsalita kayo, nagsasingit ang WhatsApp business. Kaya hindi ko kayang manloko sa YouTube. Kaya masabi ko pa nga ako, pag tayo na-monetize, magbibigay tayo ng, ano, ng tulong kumalaki. Kinita, malaki rin para po, huwag maliit, di. Tama lang, at least may makain lang tayo, di ba? Tapos, kasi bata pa naman tayo guys na tumutulong na tayo ng araw. Meron, marami akong negosyo rito. Seller ako sa carousel, sa Facebook. Gumagawa ako ng tokwa, malalaki yung makina ko rito. No? Ito paano, meron tayong tinatanggap sa SS, no? Pensioner ako yun, no? Pensioner ako. Kaya hindi pa ako 60, no? Hindi pa ako 60. Ayun guys, no? Katulad na sabi ko sa huling segment ko, no? Tulungan nyo ako. Tutulungan ko kayo. No? Pero hindi ako manloloko katulad ng nagagalit na sa akin ibang vlogger siguro eh. Diba yung atake ng content ko eh? Tumitira ako. Tupo naman. Bakit hindi tayo magkasalita? Kung nakita natin may inaapi, kami nasasaktan. Kasalanan sa Diyos yun. Nakita mo may krimen eh. Tapos, diba? Kalimin ko hindi nasasalita kasi natutuwag, no? Pero tayo hindi. Diba? Sabi nga sa akin, di bali na akong konti lang bis ko. Huwag ko lang maloko yung mga nanonood sa akin kasi iba ng takbo ng utak ng tao pagdating na sa pera. Minsan, no? Minsan wala na sa ayos. No? Di bali isang layong kaluluwa nila. No? Masa lang magkapera. Ayun, hindi ganun. Hindi ganun yung mindset natin. Kaya guys, no? Hanggang dito lang, marami pa akong iba-vlog, no?
Marami, nakita niyo naman yung vlog ko, madami na. More than 200 na. Na nakaka... Nasa, dito na sa YouTube, no? Tulungan niyo lang ako, guys. Magtutulungan tayo. Sabihin niyo, kaya ko nga ibigay na lang, eh. Hindi ko na kailangan ng parabol, eh. Diba? Yun naman ginagawa ng mga YouTuber, eh. Namimigay, no? Against ba tayo? Hindi lang against. At least, kung may content man sila, namimigay sila, nakikita sa mga... Diba? Sa social media. Maganda yon. Maganda yon. Batikusin man sila, hindi ka naman mamimigay kung wala kang, hindi ka nasa TV. Okay lang yun. No? At least, namigay. Namigay. Kahit na sasabihin mong may critics na iba na for views lang, okay lang yun. At least, namigay. Kaysa wala, di ba? So, guys, hanggang dito lang, no? Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Ayoko humaba video natin, eh. Baka may oras pa kayong binabudget. Salamat ulit, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, or share, no? Guys, thank you, thank you, thank you.